Pamilya, sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo, tumigil na muna sa pagtitinda ang ilang mga tindera ng asukal. Inaasahan naman na tataas pa ang presyo ng itlog dahil sa kakulangan sa supply. Yan ang Headline Pilipinas ni Jose Carretero. Ilang araw lang tumatagal ang stocks ng panindang itlog ni Ana Marie sa Marikina Public Market. Kulang daw kasi ang delivery ng supplier nila mula Batangas. Kaya ang resulta, tumataas tuloy ang presyo ng itlog. Nasa 2 piso o 50 pesos kada tray ang dagdag sa presyo ng itlog. Mahina po yata manging itlog yung manok ngayon. Minsan lang din po kasi nagde-deliver ng itlog. Bukod sa itlog ng manok, tumaas din ang presyo ng itlog ng itik na ginagawang balut at itlog na maalat. Ang tray nito nasa 375 pesos o nasa 15 pesos kada piraso. Walang supply, mahal pa ang pagkain ng itik. Pati ang itlog ng pugo, tumaas din ang presyo mula 120 pesos kada tray sa 190 pesos na kada tray. Ang mataas na presyo ng patuka o feeds ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng itlog. Hinagdag pa ang kakulangan sa supply nito ayon sa mga nagtitinda. Mataas po yung feeds. Bukod sa itlog, ang asukal patuloy din sa pagtaas ang presyo. Nasa 92 pesos na ang kada kilo ng asukal, kaya naman ang mga pagkain na ginagamitan ng asukal, tumaas din ang presyo gaya ng panindang leche flan ni Nanay Tina. 5 pesos ang dagdag niya sa presyo. Ang mahal po ng mga ingredients namin, lalo na asukal, natin sa malapot. Dating kuha namin ang 75, ngayon 120 na po. Dahil sa taas ng presyo, lalo na ng puting asukal, ang iba hindi na muna nagtitinda dahil matagal umano itong maubos. Brown sugar ang kadalasan sa mga binibili ngayon ng mga nagtitipid ayon sa mga nagtitinda. Ang mga kakanin nagmahal ng piso hanggang 10 piso, kaya umaaray ang mga nagtitinda maging mga mamimili. Lahat na paninda namin tumataas. Siyempre, napapawasan yung kita namin sa araw-araw. Kaya napakalaking problema para sa aming nagtitinda. Ang hiling po namin ay sana magawa ng paraan ng gobyerno kung paano niya malutas ang problema ito. Ang kakulangan sa supply ng asukal ang sinasabing dahilan kung bakit mahal ang presyo nito. Para sa Headline Pilipinas, Jose Carretero, ABS-CBN News.